may nagpadala daw kay Paul Butler sa kontrobersyal na video ni Casimero. Casimero come because his sister does all them vlogs and she's big into it. Dito nalaman ni Butler ang napaka-sensitibong mga binitawang salita ni Stephen Lunas. Kutzman at the time, he was an actual doctor. I need the doctor's report to tell him what's upon it. Kaya ang tanong, sino kaya ang nagpadala nito kay Butler? Kaya tara ating alamin. Mga kakwento, welcome back po sa aking channel. Kamusta naman ang buhay-buhay natin dyan? Tuloy na way mga kakwento. Sa isang interview ng Boxing Social kay Paul Butler, ang WBO Bantamweight Mandatory Challenger ni Champ General Casimero, may malaking pasabog ang isiniwalat ni Butler patungkol sa taong nagpadala daw sa kanya ng controversial video ni Casimero patungkol sa kung ano daw ang dapat na ilalagay sa medical records ni Casimero ng doktora na kung saan ang mga nasabing mga medical records ay hinihingi nga ito ng WBO Championship Committee. Kaya naman mga kakwento, ewan ko lang talaga kung ano ang magiging reaction nyo dito kapag malaman nyo na kung sino nga ba ang nagpadala nito kay Butler na dumagdag pa ito sa kanilang pagdududa sa ginawa ng Team Casimero at mas lalo pang uminit ang kampo nila na dapat talagang matanggalan ng titulo itong si Casimero dahil yun daw talaga ay isang malaking ebidensya na may hukus-pokus daw talaga ang ginawa ng Team Casimero. Kaya naman mga kakwento, ang nag-interview ni Butler ay nagulat dahil hindi daw niya ito napanood sa YouTube kung ano ang napanood ni Butler. Kaya hindi niya alam kung marami ba ang mga nakapanood din dito at para maging fair daw sa parte ni Casimero. Pero sinabi naman ni Butler na nandoon daw talaga ang video sa YouTube. Kaya naman sinabi na nag-interview na papaano daw ito nakarating ni Butler na may video na patukol dito. Ang sagot naman ni Butler ay ganito, hindi daw niya ito nakita talaga sa YouTube na siya lang mismo ang nag-search patungkol dito dahil ang nasabing video daw ay ipinadala lang daw ito sa kanya. At ang nagpadala dito mga kakwento ay kapwa po natin Pilipino. Filipino sent to me who's not too friendly with the Casimero camp. He sent to me, translated all over. Pero teka, may clue na ibinigay si Paul Butler dito ah. Ulitin mo nga Butler. Filipino sent to me who's not too friendly with the Casimero camp. He sent to me. Ayun, he daw, ibig sabihin lalaki. At isa lang ang nagpadala nito sa kanya. Dahil syempre hindi niya sinabing they. Aba teka, lahing Pinoy ang nagpadala kay Butler dito. At may subtitle na daw ito ng English. Kaya naman ang nalaman ito ni Butler, kaagad na ipinadala ni Butler ang naturang video sa Probellum. At pinoward din ito ng Probellum sa WBO Championship Committee. Kaya naman mga kakwento, sige nga ibahagi nyo mga kakwento ang inyong saloobin dito. Para sa inyo, tama lang ba ang ginawa ng ating kapwa nating Pinoy na naging totoo lang siya sa nakita niyang mga maaring may mga hukus-pukus nga ang ginawa ng Team Casimero? Kaya pati kampo ng kalaban at ibang lahi pa ay pinanigan at pinaalam ito para mabaklasan ang titulo si Casimero? O di kaya'y maging tulad lang din ito sa mga katagang binitawan ng mga Hapones na Pilipino tago, Pilipino turo. Pero halimbawa lang mga kakwento, halimbawa lang, dininig talaga ito ng WBO. At least, sa pagiging honest ang ating pambansang Pinoy sumbungero, siya ay nagtagumpay dito na baklasan si Casimero ng titulo. Ibig sabihin mga kakwento, nabawasan na ang bilang ng Boxing World Champions na mga Pinoy ngayon. Teka, mga kakwento, may naisip na ba kayo kung sino kaya ang pambansang Pinoy na sumbungerong ito? Samantala mga kakwento, tila ba hindi pa rin nakamugo nitong si Paul Butler sa pagkaudot sa laban nila ni Casimero at sobrang dismayado pa rin kung bakit na nanatili pa rin ang titulo kay Casimero dahil kitang kita daw nila ng team ni Paul Butler na itong si Casimero ay nahihirapan na kunin ang weight limit sa bantamweight division. Kaya nga dahil pinilit ni Casimero na kunin ang timbang sa ilang araw lang bago ang laban, kaya humantong daw na bumigay ang kanyang katawan at nagkasakit nga ito. Hindi nga man lang daw nakita nila si Casimero na kumain sa restaurant sa hotel kasama ang kanyang team. Ang kadalasan lang nilang nakikita ay nagsusumika pa rin itong si Casimero na magbabawas ng timbang at nakikita nilang hirap na daw itong si Casimero. Habang ang team ni Paul Butler ay ini-enjoy lang daw nila
ang ganda ng loob at labas ng kanilang hotel sa Dubai. Ngunit, sa araw ng kanilang official weigh-in, sa bandang alas 7 ng umaga, bigla na lang daw may kumatok sa kwarto ni Butler at nang kanyang binuksan, ang kanyang ama pala. At sinabing si Casimiro daw ay nadala sa ospital ng madaling araw pa. Kaya pumasok agad sa isipan ni Butler na baka nga raw sa madaling araw sa kanilang weigh-in day ay baka nagbabawas pa raw itong si Casimiro ng timbang. Kaya ayon, hindi daw kinaya ng kanyang katawan. Kaya ang bagsak sa ospital. Pero mga kakwento, ang sabi nga ng iba, ang reaksyon daw ni Butler ay syempre naiintindihan nila. Sino daw ba ang magiging masaya sa nangyari doon sa ilang buwan daw niyang pinaghahanda ng world title fight? At biglan lang daw itong nauwi sa reschedule. Gustong gusto na daw talaga ni Paul Butler na maging two-time world champion. Kaya yan daw talaga ang pinunta niya sa Dubai. Pero sa isang iglap lang, naglaho na lang bigla. Dahil nga pagdating sa official weigh-in, bigla na lang daw hindi nakasipot itong si Casimiro. Ipinaliwanag naman ni Butler kung bakit hindi siya lumaban sa interim title kontra kay Joseph Agbeko. Dahil baka nga raw ay masalat pa ang kanyang spot na number one contender. At baka mas lalong mapapalayo pa siya sa isang world title fight. Kaya naman mga kakwento, mas minabuti na lang nila na hindi na lang lumaban si Butler at hihintayin na lang nila kung kailan i-reschedule ang laban nila ni Casimiro para at least world title kaagad. At sa tingin naman ni Butler, ay kayang-kaya daw niya itong agawin kay Casimiro ang titulong pinaghahawakan ngayon ni Casimiro. Mga kakwento, sa gusto makakapanood ng full interview ni Paul Butler, ilalagay ko po sa baba ang link ng naturang video para at least mapapanood niyo talaga ng buong pahayag ni Paul Butler dito. Mga kakwento, sinabi nga ni Gat Andres Bonifacio, ang isa sa ating magiting na mga bayani, ang dugong na nanalaytay sa kanya ay dugong Pilipino. Siya daw ay nakikipaglaban para sa mga Pilipino. Pero, Pilipino din daw pala ang babawi sa buhay ni Andres Bonifacio. Mga kakwento, napatunayan na ng mga doktor na sobrang legit ang sakit na tumama kay Casimiro. Pero bakit kapwa Pinoy pa ang gagawa ng mga hakbang para lang mabawian ang titulo si Casimiro? Hindi ba pwede ipapaubayan lang natin yan sa mga nasasakdal na mas nakakaalam pa at lalong-lalo na mas eksperto sila at trabaho pa nila ito? O di kaya, tama lang yung ginawa ng pambansang sumbongero ng bayan. Kaya lang mga kakwento, sa sariling opinion lang siya nagbabase. Hindi niya pinakinggan kung ano talaga ang tunay na mga pangyayari. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Bueno mga kakwento, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At baka naman na hindi mo pa nagawa ito, ay aba gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga Kwentong Di Pa Na Kwento. Sa inyo.